Alam niyo mga buddy, kahit na ano ang gawing paliwanag ng gobyerno ng Department of National Defense ni Secretary Delfin Lorenzana, ni Major General Arevalo ng AFP spokesperson, hindi maiintindihan to ng mga makikitid ng utak. Yung mga utak na nalaso na ng kanilang mga paniniwala. At ganun din, hindi rin ito maiintindihan ng mga tao na nakikisakay sa issue na to pero hindi naman inaalam yung talagang istorya, yung talagang laman nitong agreement na to sa pagitan nga ng Department of National Defense at ng UP noong 1989. So pinirmahan ito ni Fidel Ramos, secretary dati ng National Defense at nitong UP administration. So ito ay naglalayon na hindi nga basta-basta pwedeng pumasok ang mga militar, ang mga pulis sa UP campuses nang walang notification o hindi sila magpapaalam sa UP administration. Ngayon, ang tanong ko dito, kung halimbawa may valid na search warrant, may valid na warrant of arrest ang mga kapulisan, kailangan pa palang ipagpaalam ito sa UP administration bago nila mapuntahan yung tao. So nawala na yung element of surprise na tinatawag. Ito yung isang dahilan kung bakit after 30 long years ay nire-revoke na itong agreement na to. Kasi nga, ginagamit ito, dito nagkakanlong ang mga aktivista, ang mga kalaban ng gobyerno, ang mga NPA sa agreement na ito para hindi sila mapakialaman, para makapag-organisa sila, para makapag-recruit sila dito sa loob ng UP campus. So kanina nagkaroon ng media conference itong si Secretary Lorenzana at sinabi naman niya na open siya sa dialogue, willing siya na makipag-usap dito nga kay Danilo Concepcion ng UP, pero kailangang sagutin muna nila kung bakit namatay ang mga estudyante ng UP na kakasama sa inkwentro, mga member ng Gabriela, ng LFS, ng Anak Bayan. At mamaya panonoodin natin yung mismong pagkakabanggit na dito nga. Yung mga tao na sumasakay, mga senador, mga artista, mga karaniwang tao na hindi naman talaga alam kung ano ba ang punot dulo nitong agreement na to, kung paano ito binuo. At ano yung implikasyon nito sa mga estudyante at ng gobyerno. Sinasabi nila na nagkakaroon ng violation ng freedom of expression, violation sa mga estudyante yung ginawang ito na pag-revoke nga nitong UPDND agreement. Ito rin kasi yung tinatawag dati na Soto and Enrile Accord. Nagkaroon ng panayam lately si dating senador Juan Ponce Enrile at itinanggi niya na meron siyang pinirmahan na ganitong kasunduan sa pagitan ng UP administration. So ibig sabihin, walang bisa ito. Ang nabanggit naman dito ni Secretary Lorenzana, hindi naman ibig sabihin na terminate na nila ito or nagkaroon na ng abrogation or ni-revoke nila itong agreement na ito, ay magkakaroon na ng militarisasyon sa loob ng UP. Binanggit din niya dito na hindi naman lahat ng school may ganito eh. Ano bang special na meron sa UP na kailangan pang magkaroon ng ganitong agreement? Diyan lang naman nagturo itong si Joe Masison. Kaya itong agreement na to, ginamit ng mga kalaban, ginamit ng mga komunista para makapag-recruit sila ng malaya nang hindi sila napapakialaman ng mga pulis at ng mga militar sa loob. Yun ang purpose ng pag-revoke nitong accord na ito. At nabanggit nga din ni Major General Arevalo na noong 1991 palang void na ito. Panoodin nyo yung full coverage ito sa CNN base sa aking mga napapanood at nababasa. Walang mali sa pagre-revoke nitong accord na ito. Itong si Secretary Delfin Lorenzana, ito na yung alter ego ng presidente. Walang batas na vinayolate si Secretary Lorenzana. Walang rules na binaliwala siya. Kasi ito ay mere agreement. Kung yung isang panig ay ayaw na, na sa agreement na to, pwede na nilang i-terminate ito. Namayagpag ng husay itong mga kaliwang grupo. Ang dami nilang mga na-recruit, ang dami nilang nahikayat na mamundok at marami rin ang namatay dahil nga sa agreement na to na hindi makapasok ang mga pulis at ang mga kasundaluhan. So after na ma-terminate ito, bawal na ba na magwelga? Bawal na ba na ilabas ang iyong opinion, ang inyong freedom of expression sa UP? No, ganun pa rin. As long na hindi sila nagbabiolate ng batas, tuloy pa rin yung kanilang pagiging aktivista. Pag nawala lang itong agreement na to, pero yung freedom of expression nila nandun pa rin. Ang UP nagkaroon na ng pagwiwelga sa loob after nga na ma-revoke itong agreement na to. Sana lahat ng mga school, lahat ng mga universidad may ganito.
sa pagkakaalam ko, itong UP lang ang Bukid-Tangi na may ganitong agreement. So yung sa PUP, hindi natin alam kung meron, pero naririnig natin sa mga usap-usapan na meron din silang ganitong kasunduan sa Department of National Defense. Pero as of now, wala pa naman na lumalabas. Kung hindi i-terminate at i-revoke itong agreement na to, para may equal protection, lahat na sana ng universidad, bigyan din ng ganito. Hindi lang yung UP, naging professor dyan si Joe Masison, ang leader ng mga kabilang grupo na nagtatago sa the Netherlands habang yung kanyang mga miyembro ay nagpapakahirap at nagkang mamatay na sa kabundukan. Isang leader na walang bayag, saka nakakita ng leader na maghahamon ka ng away sa kalaban, wala ka doon sa frontline, nandun ka lang nagpapakasarap sa ibang bansa. Kaya tama lang talaga na ito ay putulin na. Ilang personalidad, ilang senador ang gagawa ron ng resolution at kailangan magkaroon pa daw ng Senate hearing tungkol dito. Welcome yun ni Secretary Lorenzana. Yun nga, hinahamon niya itong si Danilo Concepcion ng UP na handa siya makipag-usap unless kung mapatunayan nila, kung masagot nila yung mga katanungan, bakit maraming namamatay na mga kabataan na galing sa UP. Bakit maraming nakakainkwentro ang militar na mga kabataan na graduate ng UP? Kapag nasagot yan ni Danilo Concepcion, siguro babaliwalain ng Department of National Defense itong pagre-revoke dito sa UP DND Agreement. Nakakatawa kasi yung mga reaksyon ng mga kilalang personalidad, yung mga artista na nakikisawsaw, na ang bababaw naman ng dahilan, sina Agot Isidro at kung sino-sino pa. Yung isa sa nakita ko na walang kakwenta-kwenta na sinabi, itong si Renato Reyes. Kilala naman natin itong si Renato Reyes. Isang aso to ng mga komunista. Ito yung attack dog ng kabila. Na hindi natin alam kung anong background nito, anong pinag-aralan nito. Pero the mere fact na yung kanya mga pinagsasasabi ay walang kakwenta-kwenta. At alam natin na talagang ito ay puro lang paninira sa gobyerno para lang sila'y mapag-usapan. Itong anak ni Kiko Pangilinan na kumanta doon sa programa ni Boy Abunda, to wala itong nilabag na batas. Totoo lang, ito yung pagkaka-explain dito nga sa media conference ni Secretary Lorenzana at saka nagsalita nga rin doon si Major General Arevalo, ang AFP spokesperson. At talagang doon, ipinaliwanag nila na bakit ni-revoke itong agreement na to. Kagaya nung sinabi ko sa umpisa, mga buddy, kahit anong paliwanag, kahit anong magandang explanation ng gobyerno, ng Department of National Defense, hindi ito tatanggapin ng mga makikitid ang utak, yung mga na-brainwash na. Ang UP sa pagkakaalam ko, hindi naman lahat ganito eh. Malamang pa rin yung silent majority. Siguro mga nasa 15% lang yung mga aktivista dito. Sana palitan yung lahat nung namumuno dyan sa UP. Total, wala na naman tong agreement na to. Wala nang visa. Lahat ng mga pinaghihinalaan na mga nagre-recruit, lahat ng mga pinaghihinalaan na nasa kabila, i-under surveillance siya mga yan at tanggalin sa UP kapag napatunayan. From top to bottom. Kasi kawawa yung mga estudyante na ang tanging hangad lang ay ang mag-aral, ang makatapos, ang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang magulang. Pero nadadamay sila sa mga ganitong kaguluhan. Yung nangyayaring mga pagwiwelga ngayon sa loob ng UP, sa palagay ko, hindi lahat dyan ay alam yung totoong sitwasyon. Naki-join lang kasi niyaya nung kabarkada, yung kanyang kaibigan, isang aktivista, suportahan lang niya. May nakita pa nga ako, matanda eh. May hawak ng placard. Ano yon, janitor ng UP. So pakinggan nyo itong sinabi ni Secretary Delphine Lorenzana sa kanyang media conference dito nga sa CNN kaninang umaga. Sir, one follow-up. Will we entertain or welcome any appeal from UP kung meron man? Yes, I am open to dialogue with them. I appreciate the intercession of a lot of well-meaning people like the members of the Senate who passed a resolution for us to dialogue. Also, Secretary Roque has offered his office for a dialogue between me and Danilo Concepcion. Now, I am willing to talk to him, pero sagutin muna nila kung bakit namatay itong mga taong ito na kasama ng NPA. These are all. This is a list of students of UP from all UP campuses na namatay during encounters with the armed forces. Explain to me, bakit ang nangyari ito sa kanila? Why did they fail to protect these young kids in joining this organization and they get killed? As a parent,
I really feel sad for these kids na mamatay sila ng ganito. So explain nila yan. If they can explain that, we will talk. If not, then forget it. Thank you, sir. So malinaw yung pagkakaunawa nyo dyan kay Sekretaryo Renzana na sagot. Willing siya makipag-usap, basta ipaliwanag lang ng UP administration ni Danilo Concepcion kung bakit maraming namamatay na mga estudyante, maraming mga namamatay sa engkwentro na graduate ng UP, na galing sa UP. Ngayon kung hindi nila kayang ipaliwanag, kalimutan na lang nila ito. Hindi nila babaguhin yung kanilang desisyon. Hindi nila babaguhin na or ibabalik itong agreement na to. Kasi unfair para dun sa ibang mga school. Kung hindi ka pa subscribe sa akin channel, pakipindot ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para update ka sa mga videos na ating gagawin. Muli, ito yung Supremo. See you next time, mga buddy.